Yo, what's up? Magandang araw mga boss. Andito na naman ang inyong kuyang mekanikong si Kuya Lan at welcome po dito sa channel ko. Ngayon mga boss, magkakaroon tayo ng tutorial kung paano maglinis sa stack up na caliper, no? So dapat ito mahaba talaga ito eh, hanggang master. Pero puputul-putulin ko na lang mga boss dahil napakahaba talaga pag step by step tutorial, no? So maraming salamat po sa mga nag-subscribe at nagsubaybay sa akin mga bossing, no? At sa inyo mga bagong pasok, huwag nyo na pong pag-isipan, paki-hit na po itong subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga susunod na tips and tutorial ni Kuya Lan mga bossing. So ang mga video ko po ay nilalaman lahat ng mga tungkol lang sa inyong mga motor. So may mga paiba-iba lang na nahahalo, kaya pero karamihan puro sa motor talaga, no mga bossing. Kaya ito na, hindi na natin papatagalin. Wala nang intro, tira na. Okay mga boss, no? So ito yung sinasabi ko sa inyo nung last ko na video ko, nung nakaraang kong video, na kapag ka inabutan kayo ng stack up ng gulong, no, ng preno. So pupukpukin niyo lang po ito. So hit hard. Medyo matigas lang, or ito, itong part na ito mga boss. Yan. Pero huwag nyo na ulit gagamitin, ipagawa nyo na kaagad. Or panoorin nyo yung video na ito para alam nyo na kung paano gawin, no? Gagaya nito, napatigas. So kapag pinukpok nyo po yan, kunti lang, no? Lalambot na po ng konti. So ganun lang po yan mga boss, no? Pero ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag kuha nito, kung paano mag linis para mawala yung stack up nya. So ayan na, medyo lumambot na, no? So malambot na yan. So huwag nyo na ulit gagamitin, baklasin nyo na lang, linisan, or ipabaklas nyo, linisan nyo, para ano, para mas safety kayo. Okay mga boss, para malaman nyo kung paano to nililinisan, patapusin nyo po yung video ko. Salamat po. So ang una lang nating tatanggalin mga bossing, no? So isa, dalawa, tatlo, apat. So ito lang po ang tatanggalin natin, yung mga tornilyo na yan, no? Try na natin mga boss. So ang tatanggalin ulit, tatanggalin naman natin mga boss ay itong dalawang piston na to. Yung iba mga XRM na bago ngayon, dalawang piston, no? Isa lang ang piston, ito dalawa. So itong dalawa na ito ang tatanggalin natin dahil dito nag-stack up. At ito, part na ito, dito ay nag-stack up, no? Matigas talaga. Okay mga boss, at after nyo matanggal yung piston, no, yung piston na ito, gagawa ka ng ganitong klase ng panglinis. Ito po ay spoke lang, no, binawasan ko lang yung dulo, medyo pinanipis ko lang yung dulo at binaluktot, tapos nilagyan ko ng kuting handle. So nakapaloob po kasi yan, parang may mayroon siyang lagayan doon sa ilalim, at yun ang ano natin, kakayasin natin, ang kakayasin kasi marami na itong dumi, no? So ito papakita ko sa inyo. So ito na rin po yung gagamitin natin pantanggal, pwede rin pong blade ng lagari. Medyo matigas. So blade ng lagari, tatanggalin lang natin.
Kaya po ito nag-stock up mga boss dahil punong-puno na po ito ng dumi, malamang, kalawang, yun, ganun. So, ayan po. So, kung napapansin nyo po yan, yung kanal na yan, so, yan po ang lilinisin natin gamit itong spook na binaloktot natin. Ayan, ganyan siya, no? So, dalawa po yan, dalawa. So, sa susunod mga bossing, or baka... habang pinapanood mo tong video na to ay na-upload ko na rin yung kung paano gumawa ng brake pad, no? Opo, ginagawa ko po yan yung brake pad. Pero ano lang po yun, advisable lang po yun, or ginagawa ko lang po yun kapag mga lugar na wala kang mabibilhan ng brake pad. So, hintayin nyo po, or baka na-upload ko na yun ngayon habang pinapanood nyo to. Tingnan nyo na lang sa ibang videos ko, ano mga boss. So, ito na, no? So ito po, kailangan pong malinisan ng husto hanggang kailalim-ilaliman, no? Yan. Kailangan nyo pong makutkot talaga yung dumi niyan. Yung mga kantuhan po ng kanal na yan, kailangan malinis nyo ng husto yan. Dahil pag hindi nyo po nalinis ng husto yan, ganun pa rin po, oh. Ayan po yung dumi, oh. Yan. Kailangan malinis nyo ng husto. Dahil pag hindi nalinis ng husto, stack up pa rin po ulit yan, mag-i-stack up pa rin, so mas, baka mas lumala pa, no? Kaya dyan, iyan dapat ito mga bossing, no? Yung kanyang piston, iwasan nyo po sanang gamitan ito ng liha kasi medyo napupudpod. So, ang ginagamit lang po rito ay pamunas, tubig, no? Paulit-ulit nyo lang po punasan or tela po na maong mas maganda. So, kailangan nyo lang talagang maging makinis ito. Yan. Iwasan po natin yung liha, no? Kasi may mga gumagamit ito ng liha. Napupudpod po yan. Kapag nagkaroon ng kalawang ito ay maring dito naman galing yung leak ng brake fluid. Yun. So, ayan, malinis na. Tapos itong mga bossing, no? Kinakayas lang po ito at kailangan nyo po itong kayasin, no? Yung mga residue, ayan, na iwan, no? Ayan, tinatanggal lang po yan. Isa rin po sa nagpapabara yan. Nagpapa-stack up. So, pag nagkaroon po ng carbon dito or dumi or sediments, kung ano man, kalawang, so, liliit po yung diameter nito, no? Liliit. So, maiipit niya po itong piston, kaya gano'n na mangyayari, stack up. Kaya kailangan malinisan ang husto ito. Okay mga boss, ang kailangan nating linisin ng maigi para mawala yung stack up talaga, no? So ito pong dalawang stud na ito. So ito po nililiha ito ng 150, no? Lihahin nyo hanggang makita nyo na yung bakal kasi karamihan ito nagkakaroon na ng kalawang. So palabasin nyo talaga yung bakal, yung kalawang mawala siya. So ito yung number 1. Ito yung pangalawa, no? Linisin lang din ito. Ito, yung mga goma, ayan. At ito mga bossing, itong isang ito. Dahil dito yan nagkakaroon ng kalawang, no? So ayan yung nakatutok yan dito, eh. Ayan. Nagkakaroon po ng kalawang yan. At yung mga kanal na ito, kabilaan. So yan po ang dapat nyong linisin. Tapos mga boss, pag nalinis nyo na, natanggal nyo na yung mga sediments, mga kung ano-anong nakabara, gamitan nyo po ng tubig. Huwag po petroleum product. Never gamit ng petroleum product mga bossing, no? Ang gagamitin nyo lang po ay tubig at sabon lang. Kasi kapag ginamitan nyo ng petroleum product, yung mga rubber niya ay lumalaki. Tara, linisan na natin.
pagkatapos ninyo mga boss linisan, no, kailangan nyong patuyuin ng tuyong-tuyo or ibilad nyo sa araw kung wala kayong panghangin kagaya nito, pero kailangan pong matuyo, no, kasi yung mga ibang tubig na may iwan dyan ay baka magkaroon ng ibang reaction sa loob, no, dito sa loob ng caliper. So kailangan po talagang malinisan natin ng gusto at mapatuyo. Kung pagkatapos po nating punasan, ibilad lang po sa araw. Or kung mayroon naman kayong panghangin kagaya nito, sprayan nyo na lang na sprayan. Okay mga boss? So yun mga boss, no, wala na akong cameraman, may mga customer na sila. So kailangan lang po talagang, inulit ko lang, kailangan malinis na malinis at medyo tuyon-tuyo, no, kailangan tuyon-tuyo mga boss. So bigyan nyo lang po ng time na linisin, kailangan po talaga ito ay malinis, yung lalong-lalo na yung pangloob, no, tsaka tuyong-tuyo. Lalagyan lang po natin ito mga boss ng grasa. So, ang kailangan po natin gamitin na grasa dito mga boss ay lithium grease, no. Ulitin ko lang po, lithium grease. Yung lithium grease mga boss ay malabnaw, hindi po malagkit. Yung iba pong grasa ay yung malagkit, bawal po yun. Kasi ho, nagpapa-stack yun ng caliper ninyo, ng preno. So, kunti lang po yung volume na kailangan natin. So, yung una mga boss, kakabit lang natin itong o-ring, ano, yan, sa dalawa. So, kailangan po yung piston ninyo mga boss, kalog, no. Kailangan pasok na pasok yan. Malambot lang ipasok, no. Ilalagay na po natin yung o-ring. Yung una pong o-ring mga bossing ay yung makapal, yung malaki, no. Ito yung isa po, maliit. So ito po yung una natin ilalagay, pang loob po yan. So, naranasan ko mga boss sa isla, dati kasi ako ay rubbing mechanic din ako. Kahit saan lang ako bumiyahe. So naranasan ko po doon na itong maliit na ito ay tinanggal ko, no? Pero umubra pa din. Kapag siguro wala na talagang choice or wala na talagang pambili, sira na siya or walang mabibilihan, no? Walang pambili, walang mabibilihan, wala nang choice, basta lahat ng wala nasa inyo na. So, try nyo yung isa lang ang gamitin, no? Pero hindi po 'yun advisable, pero i-try nyo rin kung gusto ninyo. Yan. Kasi yung sa kinabitan ko noon ay pwede naman. Okay mga boss? So kapag naipasok nyo na po yung mga o-ring na yan, ay i-press nyo lang siya, no? Paikot, i-press nyo lang ng ganyan. Itulak. Okay na. Pag natulak yung mga bossing, isprayan nyo lang ng konting grasa. Ulitin ko lang po, lithium grease yung gagamitin natin, no? Konting volume lang po ng grasa. So mga ganyan lang po karami, no? Yung maanuhan lang siya, malagyan lang. Kunti lang po, hindi na kailangan. So ang lalagyan nyo po, yung pinaka loob, no, itong sa labas hanggang doon sa loob, para dumulas. Dumulas lang yung piston. Yan. Tapos yung natitira po sa kamay ninyo, siya na lang ang ipupunas nyo rito sa piston. So kailangan lang po kunting tigas, kunting grasa lang, hindi na masyadong madami, no? Yan. At least madulas lang siya. Okay? So ipapasok na po natin, no? Yan. Kailangan po mga boss, malambot lang siyang ipasok. Yan. Kasi pag matigas, baklasin nyo ulit, tinisan nyo ulit. Yan. Yun. Kailangan ganun lang. Kailangan smooth lang. Babara lang po sa una yan, babara. Pero katagalan, pag hanapin nyo lang yung timing niya, papasok din po yan. Okay. Pasok na silang dalawa, no, mga boss. Okay. So pagkatapos yung mga bossing, itong mga rubber. So ito pong rubber na ito ay medyo walang pambili yung customer natin. Kaya okay na ito. Niremedyohan na lang. Yan. So kailangan po ganyan, no? Tapos
lalagyan nyo lang po ng kaunting volume lang ng grasa. Kunting-kunti lang po ng grasa. No? At exercise itong stud niya. Kailangan po na-exercise siya doon sa loob. Yan. So, pag malambot na, okay na yan. Kabila na naman. So, lalagyan din po ng kunting grasa. At in kunting-kunti lang mga boss, no? Okay na. So ito mga bossing, mayroon pang rubber yan dito. So dahil sa medyo gipit, no, hindi na natin lalagyan. Pero dapat mayroon yan para hindi basta-basta pumapasok yung dumi sa loob, no. Okay, ayan na siya mga boss. Pagkatapos po niyan, ikakabit na po natin tong spring. Oh, ito pong may dalawa na ito, napapansin nyo itong dalawa na ito. Yan. Dito po yan naka-connecta sa dalawang butas na yan. Yan. Okay? Sana po masundan ninyo. Diin nyo lang po ng husto mga boss. Parang pumasok ng husto, no? Yan. Pagkatapos, ito na yung brake pad. So ito mga boss, no, kabilaan po yung spacer nito, yung pinaka gasket niya, no. Mga bossing, hanggang dito na lang muna po yung tutorial natin tungkol sa preno, no, sa disc brake. So hintayin nyo po, kasunod na kaagad nito yung kung paano natin aayusin naman yung ito, yan yung lumalabas na yan, no, yan lumalabas na yan, kung paano natin ayusin naman yan at may butas yan, basta medyo malala po ang problema yan. Sana po mapanood nyo yan. Salamat po.